first resultant system. So dito ang mga pag-uusapan natin ay mga moment. Ano? Sino dyan ang mahilig mag-moment? So ibang klaseng moment ito, ano? So nakikita ba? Nakikita? Apo. Okay. So, good morning ulit class. Ano, today I will discuss force system resultants. Ito class, di ko din alam na ganito pala ang tawag dito, force system resultants. Ngayon ko lang natututunan yung mga terminologies, ano. So, ayan. So, moment of force, scalar definition. So, dito class, pag-aaralan natin yung mga moment, kung paano mag-solve ng moment. So, bakit natin kailangan pag-aralan ito? Kasi there are cases na sa pagdi-design, ang kinukonsider ay yung mga object na may fixed na structure tapos umiikot yung ibang mga bahagi niya. Ano? So, kaya iyon, mahalaga na malaman natin yung ganitong concept para kapag maka-experience tayo ng ganun. Halimbawa, rotating tower. So, makukonsider natin na kung ano yung gagamitin natin na structure sa gitna para hindi masira. Ano? Kapag umiikot yung mga object na nasa paligid niya. Ano? So, ang pinaka-basic na example nito para mas lalo nyo ma-visualize. Halimbawa, yung sa ano? Tawag dyan. Pipe wrench. Sino nakakita ng pipe wrench? O kaya ng ano? Yung sa sasakyan, yung iniikot pag nagpapalit ng gulong. So, ganun class. Example lang ganun. So naka-fix yung gitna niya, tapos nag-a-apply ka ng force gamit ang kamay mo. Tapos may distance yun, may haba yun. So, yun yung moment, force na moment na nakikreate mo. So, yan. So, a force produces a turning effect or moment about a point O that does not lie on its line of action. In scalar form, the moment magnitude is the product of the force and the moment arm or perpendicular distance from point O to the line of action of the force. So, based on the figure class, ganyan. Ano, MO is equal to FD. So, dito class, yung right-hand rule pa rin ang nag-govern sa pag-determine ng direction. Ano, pero sa actual problem class, pag nagko-compute kayo, pwede kayong mag-set kung ano yung direction nyo na positive. Pwede kayong mag-set kung ano yung direction nyo na negative. Ano, sa pag-solve yun class. So, based dito class, sa figure, kita natin yung direction ng arrow. So, doon din papunta yung force. Ano? So, yan class. So, kung saan kung ano yung sinet natin, tapos papunta doon ang force, positive, tapos yung kumukontra sa kanya, negative naman yun. Ano, ganun class sa moment. Sir, excuse po. Nag-change po ba kayo ng slide? Oo. Hindi po nag-a-appear sa screen. Wala, bakit kaya? Hindi pa rin? Hindi pa rin, sir. Ayan. Hindi pa rin nakikita? Nawala ata ako.
Ayan, nakikita nyo na? Hello, nakikita nyo? Nakikita po? Ay, naka... Hindi pala, Okay po, sir. Hindi pala nakamute yung ano ko. Nakamute pala yung mic ko ata. Hindi man pala. So, ayan. So, nakikita nyo na? So, ayan. Tulad kasi ng sinasabi ko, dito sa moment, kung saan yung direction na sinet nyo, positive yun. Tapos yung kabaliktaran naman nun ay negative. Ano? So, in this case, based on the figure, kung halimbawa ang force natin ay papunta dun, paganyan, tapos ito yung sinet natin na direction ng moment. So, ibig sabihin, negative F ang value. Ano? So, the direction of the moment is defined using the right-hand rule. So, MO always acts along an axis perpendicular to the plane containing F and D. So, dito class, ang kinoconsider na distance ha, yung perpendicular distance niya. Ano, hindi yung distance na tama dun sa dulo ng arrow o kaya yung tama dun sa buntot niya. Ano? Pero iba naman ito class kapag vector na. Pag vector definition, mamaya. Mamaya maano, sa sample problem. Pag vector definition naman, meron itong value na R1, kaya RA, ganyan, and so on and so forth. So, ganun class yun. So, dito class, pag ganito, pag scalar definition, so ganyan, perpendicular distance ang tinutukoy ng D. So, for two-dimensional problems, we can use the principle of moments by resolving the force into its rectangular components and then determine the moment using a scalar analysis. So, dito class, kapag halimbawa, may given tayong force, tapos itong D is mahirap siyang ma-determine, ano, or hindi siya given, pwede nating ma-solve yung moment niya sa pagkuha ng, kukunin muna natin yung X and Y components niya, ano. Tapos may corresponding perpendicular distance yun from reference natin. So, makukuha natin yung value ng MO. So, dito class, based on the figure, MO is equivalent to FD is equal to FXY minus FYX. Ano, so ganyan class ang pag-solve. So, ayun lang class yung mga dapat nyong tandaan. Next, nakikita? How about naman kapag maraming forces? Ano? So, i-add lang natin. So, ang term doon ay resultant moment. So, dito class, based on dito sa formula, ang nakaset ditong direction is ganito. Counterclockwise. Ano? So, meaning, yung summation of forces, yung summation of moment niya from the origin, based on the figure, so positive yung M1 and D1. Ano? Kasi counterclockwise din siya. So, yung M2, since kabaliktaran niya, ano, clockwise yung ano, direction ng F2. So, minus F2 dito. Tapos, yung F3 naman, counterclockwise din. So, F3 positive F3 plus D3. So, ganyan lang class. So, kapag maraming forces, ang resultant moment niya ay ipag-a-add nyo lang, i-consider nyo lang yung direction ng moment niya. Nung moment na makikreate nung force, ano, kung saan papunta yung force. Ano? So, ayan. So, sample problem. So, determine the moment of the force about point O. So dito class, anong moment of the force about point O? Sino makakasagot? So ako na muna. So dito ang moment dito, ang moment sa O ay equivalent sa, 'di ba, FD tayo. Sir, nasa second slide ko. Ano? Nasa second slide pa lang po ata kayo. Makita po namin. Ba't hindi nag-aano, dadiretso? Mahina ata ang internet. Ayan. Nasa ang slide na? Hello, nakikita nyo ba? No, sir. Ano nakikita nyo?
Yung pangatlo ata, ito sir, moment of first salary definition po, yung may resultant moment. Ay, hindi, be. Hindi, joke lang. Yan, yun. Yan, yan, yan. So, ayan. So, sample problem, nakikita? Okay, sir. Okay, so dito sa sample problem natin, so MO, ang formula natin ay FD. Ano? So, ang value ng F ay, ito yung F, 100. So, ano ang MO niyan ay 100 multiplied by, ay, pangit, by 2. Ano, mouse ang ginagamit ko, class. So, ito ay 200. Ano? So, MO is equal to 200 Newton meter. Kasi multiply, ano, Newton meter. So, yan. So, ayun, class. Nasa direction ng moment natin. Ano? So, yan ang tamang sagot. How about sa, dito sa pangalawang figure, sino makakasagot? Sir, try lang po. Okay. Ano po, 0.75 times 50 Newton is equals to 37.5 Newton meter. Okay, ilan? So, tama, class, ano? So, 50 multiplied by 0.75. Anong value? Sige lang, hindi ko narinig. 37.5 Newton meter po. Okay, so 37.5 Newton meter. So, ayan. So, ito class sa laging perpendicular class, ano? Perpendicular distance ang tinutukoy, ano? So, how about dito sa, ano, sa pangatlo? Wala. So, dito class sa pangatlo, ang value ng moment nito ay, kasi ang perpendicular distance niya, ito, itong kabuuan na to. Ano? So, ito yung value ng D. So, ang value niyan ay 40 pounds multiplied by 4 plus 2 plus 2. Naga-naga naman, maski pa paano. 2 cosine 30. Ayan. So, ang value niyan ay 28 pound meter. So how about dito sa number ano? Dito sa sunod na ay dito sa sunod na figure. Anong value ng MO? Hello. Nakikita nyo pa? Nakikita nyo, class? So, MO is equivalent to 60 multiplied by 1 sine 45 degree. Ano? So, ang value niyan ay sir, try daw, sir. Ang sagot dito, sir, is 42.42. 42? Okay, tama. Pero i-round up na natin, 42.43 kasi 46, diba? Sige po, sir. So, pound feet. Ano? So, be careful of the units, class. Ano? So, how about dito naman? Sa number, ano, sa huli? So, dito naman class, ang MO naman dito ay 7 multiplied by 4 minus 1.
Anong R? 21 kilonewton meter. So, ayan. Ganyan lang, class. Ang pag ano. Diba ang dali? Tapos yung ibibigay kong problema, hirap. So, ayan. So, ganyan, class, ang pag-determine ng moment. How about kapag ganito naman, class, pag marami? So, determine the resultant moment of the four forces acting on the rod shown in figure about point O. So, anong, di ba, class, dun sa formula natin, summation of moment at O is equivalent to summation ng summation of moment resultant pala ito. At O is equal to summation of moment at O. So, pag-solve niyan, class, magsaset tayo kasi wala nakalagay dito, hindi naka-state kung anong direction ng moment. Ano? So, tingnan natin. So, iset natin na ang direction natin ng moment ay ganito, clockwise. So, sige. So, ang una natin ay sa O class. So, ang magiging unang value natin ay, di ba kasi F1, D1, and so on. Plus F2, D2, plus, ano, ganyan. So, ang force natin na una, say ito, yung una nating force. So, 50 multiplied by 2. Positive class, pag ganito, ano, ganyan. Ang sinet natin, ano. So, kung ganyan class, anong sunod na value class? Kung ito yung 2, tapos ito yung 3, ito yung 4. Ano yung sa 2? Sige daw, sino makakasagot? Ano yung sa 2? Ano yung moment sa 2? Sa force 2? Try lang po, sir. Sige. 60 times 0 ata po. Okay, sige. Very good. Tama. 60 times 0. Kasi, naka-inline siya dun sa ano. Naka-line siya ano. So, wala siyang perpendicular. Ano? Kasi naka-parallel siya dun sa kinukonsider natin na distance. Ano? Unlike nito na mga perpendicular siya. So, how about ito naman? Anong sa number 3? Sino yung makakasagot sa number 3? So, dito naman class, since may angle, kunin natin yung ano nito, itong value to. So, anong equivalent nito? Okay, y na lang ilagay natin. So, di ba ang equivalent nito, meron tayong 3. So, ito ay equal siya sa 3 sine 30 degree. Ano? So, makukuha nating value ay i-eliminate natin class. Ano? I-check. So, ito, ano siya? Clockwise ba siya o counterclockwise? Diba? Kabaliktaran siya. Ano? So, kapag pilihan ba, pre-reject natin yan dito, kabaliktaran. Baliktad siya ng direction ng moment. Kasi ang magiging moment nito, pag ganyan yan. Okay, about dito sa axis na X. Ano? So, meaning, ito ay negative. 20 multiplied by 3 sine 30 degree. Okay? Plus, 40. Anong distance niyan? Anong distance? So, dito naman class, para makuha natin, ito naman component na ito ang kukunin natin. Say X. Equivalent naman ito sa 3 cosine 30 degree. So, 4 is 4 plus 3 cosine 30 degree. So, anong final answer? Try lang, sir. Possible po bang maging negative yung sagot?
negative. Oo, pero pag negative kasi ang sagot mo, ibig sabihin, baliktad yung nasat mong direksyon ng positive moment. Okay, sir. Pag nasa maliyat. Sir, try lang po. 333.93.92. Oo, tama. Very good. Yun ang sagot. Ano? Yan yung summation ng moment, RO. So, kapag negative ang nakuha niyong value yung class nito, ibig sabihin, babaliktarin niyo lang ito. So, kung negative ang nakuha niyong value, ibig sabihin, ang direction ng moment niyan ay paganyan. Ano? Hindi paganyan. Okay? So, ganyan lang class. So, next problem. Ito naman. Determine the moment of the force in the figure about point O. So, dito class, sa pag-solve nito, meron ditong possible solution. Ano? 2 ata or 3? 3 possible solutions. So, ano yung unang solution na pwede natin makuha? So, pwede tayo magkaroon dito ng solution na moment sa O ay equal siya sa FD. Ano? Wherein yung F na tinutukoy dito, yung 5 kN multiplied by D. Kaya lang, unknown itong ding ito. So, para makuha natin itong ding to, di ba meron tayong 75 degree dito. So, ano yung angle na to? So, ito, ang angle na to ay equal ito sa 25 degree. Okay? So, meaning, yung D natin dito ay equivalent siya sa D is equal to 3 cosine 25 degree. So, meaning, 5 multiplied by 3 cosine 25 degree. Anong sagot, class? Sir, paano po naging 25? 25, kasi di ba class, itong triangle na ito pag kinonsider natin, di ba ang triangle, ang total angle niya is 180. Okay? So, since meron tayo ditong 90 degree plus 75, so, ilan na lang ang natitira? Ay, hindi pala. 15 pala, sorry. Sa ganun class. Tama. 75 plus 15, 90. Okay, yan. So, yan. So, anong sagot class? Sir, try daw. 14.48. Okay, sige. I-check natin kung ito ang sagot mo. Ano? So, i-check natin kung papareho siya dun sa ibang way. Ano? I-check natin kung papareho dito sa sagot na ito. So, i-solve din natin. Ano? So, MO is equal to anong value? So, halimbawa, ganitong moment ang positive. So, di ba meron tayong fx dyan na ito. Itong fx. Fx multiplied by dy. Okay? Plus. Bakit plus class? Kasi pareho sila ng direction. Ano? Plus fy dx. So, meron tayong value ng fx na 5 cosine 45. Ang dy natin ay, wala. Paano ibalik yun? Ayan, nabura class. So, okay. Ano nga yung sagot mo? Mister, yung nakakuha ng sagot? Sulat ko na lang. 14 point ilan nga yun? 48 po. 14.48. Meter. So, dito naman class sa sunod. Diba, ang moment dyan ay fx dy plus fy dx. Again class, baka malito kayo ha, ang laging i-consider ay yung perpendicular distance ha nung force ha. So in this case, sa fy, ito yung perpendicular distance niya. Tapos dito naman sa fx, ito naman yung perpendicular distance niya.
ito. Ano, baka malito kayo, baka ang gawin nyo ay fx multiplied by dx. Ano, okay naman fy multiplied by dy. So, mamamali na. So, anong value nito, class? Anong nakuha ang value? Five cosine 7.071. Halatang be, isulat ko lang. Tama ba? Same ba nang nakuha? Pareha ba kayo nang nakuha sa sinasabi? Miss, anong sinasabi mo, ma? Anong sinasabi mo? 7.071, sir. Baka may namali ka ang lagay. Sige, double check mo. Sige daw. May namali ka at ang input sa calculator. Baka naka-radian ang calculator mo. Ay, sir, naka-ano ka po? Percent screen? Oo. Hindi po yata nag-a-appear. Wala po sa amin. Wala po sa amin, sir. Try ko ulit. Nakikita niyo na? Ayan. Nakikita? Yes, sir. So, ayan. So, again, class, baka malito kayo ha, perpendicular distance ang kinukonsider ha. So, dito, fx, ang perpendicular distance niya, itong dy. Tapos, dito naman, sa fy naman, ang perpendicular distance niya, yung dx. Ano? So, ito, class, yung formula. Sige, sino yung nagsagot kanina ng 0.something? Baka naka-radian ang calculator mo or baka may na-omit kang isa. Ay, sir, tama po pala. 14.14. Okay, sige. O, diba? Pareho lang. So, depende class sa gagamitin yung approach. Ano ng pag-solve? So, ayan class. So, pero pwede din naman class, ano pang isang pwedeng gamitin? Pwede din naman class na ito na ang i-consider nyo. Dito kayo mag-summation, tapos it tapos, i-consider nyo ito, itong mismong linyang to. Summation of moment, ito ka, ito na i-consider mo. So, dito naman, sa case naman na to, ang dapat makuha mo lang ito. Itong force na to. Itong, kasi, pag kasi ito kasi, bawa F1, MF2. Yung F1 kasi, tatama na siya dito, kaya magiging F1 multiplied by 0. So, ito naman, F2 multiplied by 3. So, anong sagot? So, di ba, ang ano niyan, MO is equal to 5 cosine 45 multiplied by 3. Anong sagot, class? Tama ba? Hindi pala ito, 45. So, ito pala ay ano, hindi pala ito 45 class. So, ang equivalent pala nito ay itong angle na to na maliit. Ano pala ito? So, 90 minus 30 minus 45.
nakuha, pareha lang ng sagot. So 5. So 5 cosine ano to? Yung value nitong angle na maliit na to ay equal siya sa 15 degree. So 5 cosine 15 ito. So pwede din class ganito ang i-consider niyo ano dito kayo mag-moment sa line na to. Ang perpendicular distance naman niyan itong 3 meters. So lalabas na itong force lang na to ang i-consider niyo. Kasi ito magiging 0. So kapag nag-moment ka diyan, ang magiging ano niyan ay F1 D1 plus F2 D2. So itong F1 ay itong D1 pala, I mean 0 to. Ano? Kasi nakaparallel siya dun sa kinukonsider mong axis. Ano? So ito lang, which is ito 'yan. So para makuha naman itong angle na to na maliit. So kung 30 degree ito, itong projection niya dito 30 degree din. Tapos given yung 45 degree. So yung perpendicular niya ang i-consider. So para makuha yung angle na itong maliit, ganito yan, 90 degree minus 30 minus 45, ano, so 15. So, ang tamang, ang sagot din class na makukuha nyo ay 14.48 kilonewton meter. So, ganyan class. Merong three-way class, ano, or kung anong paraan pa, kung meron pang iba, para makuha yung value ng MO. Ano? So, aling class yan ang pinakamadali para sa inyo na paraan? So, it's up to you, ano? So, ayan. About moment of a force vector. Ay, may tanong class dun sa nauna? So, dito naman, moment of a force vector definition. Ano? So, since three-dimensional geometry is generally more difficult to visualize, the vector cross product should be used to determine the moment. So, here, MO is equal to ito, R multiplied by F, where R is a position vector that extends from point O to any point A, B, or C on the line of action F. So pag ganito naman class ang pag-solve, pag position vector naman, so yung MO equal lang lahat, equal yung, 'di ba sinasabi ko kanina dun sa scalar natin, ang kinoconsider natin ay yung perpendicular distance. So dito naman class sa force na to, yung ipo-project mong line na RA, yun yung para magiging distance niya, yung value ng R papunta dun sa force na kino-consider mo sa line of force. So ang formula niyan ay MO is equal to RA F. Class, baka malito kayo ha, hindi to multiply ha. Iba ang procedure nito. As compared dun sa pagdidikit lang. So ito ay ano to? Yung product, ano yung pag-solve ng product dun sa vector na topic natin, ano? So RA cross or multiplied by F, tapos equal siya sa RB pag minultiply sa F, and then yung RC and multiplied sa F. So ganyan lang class. So para mas lalong maintindihan sa sample problem kung paano i-solve, ano? So ganyan lang class. Pero bago tayo mag-sample problem, ganito class ang process niyan. So if the position vector R and force F are expressed as a Cartesian vectors, then the cross product results from the expansion of a determinant. So alam niyo naman class ata ang pag-solve ng determinant kung paano, ano. So ito class, ganito siya isusulat. So MO is equal to ganito. Pag-solve lang ng determinant. I, J, and K. Ano? So paano class nag-arrive dito? Sino makakapagbigay ng idea? Sige daw, paano nag-arrive sa ganito?
Okay. So, ganito yun, class. Consider natin itong figure na to. So, meron tayong fx, fy, and fz. So, yun. May mga corresponding yun na value ng rx, ry, and rz. Ano? So, ganito, class, ang pag-derive niyan. So, diba, class, dun sa determinant, pagsasolve, tatakpan lang natin ito. Tatakpan lang. Okay. Tapos, ito, i-multiply itong dalawa minus yung itong ito naman dalawa. Kaya, class, nag-arrive yan sa ganito. So, fz or ry fz minus rz fy. Tapos, ito yung kanilang ano, component. Tama ba? Oh, component. I. Ano, yan. Yan, class. So, kapag pag yung susunod naman, class, paano naman nakuha yung sa j? Same lang din. So, sa j naman, tatakpan natin yung j. Ganyan, class, ang pag-solve ng determinant. So, dito naman, ang tatakpan natin ay itong j. So, ito naman yung imu-multiply natin. Itong dalawang to. To. Tapos, ima-minus natin ito. Kaya, rx fz minus rz fx. Ano? J. And then, yung huli. Ito naman. Ito naman yung natakpan natin. Ano? So, ganun din. Ito naman yung ipag-multiply natin. Tapos, ito. Ma-minus natin. So, ayan, class. So, makukuha natin yung rx multiplied by fy minus ry multiplied by fx k. Ano? So, ayan, class. So, tandaan lang itong formula na ito. So, para mas lalong maintindihan, class, sample problem tayo. Pero bago yun, how about naman, class? Dito naman, class, kapag resultant naman ang hinahanap, ipag-a-add-add nyo din. Ano? So, kukunin nyo na muna yung sa F1, tapos yung sa F2, and then sa F3. Ganun lang din, ipag-a-add-add lang din. So, sample problem. Determine the moment produced by the force F in the figure about point O. Express the result as a Cartesian vector. So, F is equal to 2 kilonewton and then unit vector A to B. Tapos ito. So, ito, class. Diba, ang formula natin ay RA F is equal to RV RC. F. So, ayan. So, ito, class, anong tinutukoy nitong F na to? Ito na ba yun? Sino makakasagot? Yan na ba ang tinutukoy? Wait lang, class, ha, may nag-ano. So,
sasagutin lang. So, yun na ba yan? So, ayan. Sorry for the interruption. So, dito class, ito yung formula natin. Ano? So, kahit i-consider lang natin yung A o kaya yung B. Ano? So, ano ang tinutukoy dyan class ng A and B? Alin dyan? So, ito. Tsaka ito. Kasi based dun sa figure natin kanina, ito, ganyan class. Ano, itatama nyo lang dun sa tinutukoy na force. Ano, sa line of force. Tatama nyo lang, yun yung makukuha nyong value ng, o yun yung makukuha nyong RA and RV. Ano? So dito class, itong F na itong tinutukoy, hindi yan yung gagamitin natin. Kasi ang kailangan natin na makuha ay yung vector niya in terms of vector. Kasi ang dapat nating makuha ang sagot ay expressed daw as a Cartesian vector. So we all know class yung formula na F is equal to ganyan, unit vector. So this case class, unit vector A to B. So tanda nyo pa ito class, yung formula na ganito, UAB, derive siya dito. Ano? A given na ang value daw nito, nitong vector na to, yung magnitude niya ay 2 kilonewton. Ano? So, sino class makakapagbigay ng coordinate nito? Sige daw. Nitong unit vector na to. Sino makakapagbigay? So, ayan. So, ang unit vector na yan class, ang sa x niya ay, sa x ay 4. Positive. Ano? 4i. And then, papunta naman sa y naman, 12. So, plus 12j. Tapos, sa k naman, 12 din. So, plus 12k. So, paano natin makukuha class yung unit vector? So, ganito. So, ang F natin ay equal siya sa F na 2. Tapos, paano makuha ang unit vector? Di ba yung ganito? 4i plus 12j plus 12k over square root ng 4 squared plus 12
squared plus 12 squared. So, anong value class ng f? Anong value class sa i? Class, anong value sa i? 0.459 po. Okay, sige. So, ilang digits ang i-consider natin? Okay, consider natin halimbawa 4 digits. Ano? Kasi masyadong mabababa yung value. Ilan? 4, 5, ano? 88 po. 88. Oh, I. So, dito naman class, sa J, anong value? $1.376. So, $1.376 J. Tapos, anong, anong class ang sunod na value sa K? Ganun lang din sir sa J. One, ganun lang din sir sa J, sir. 1.376, sir. 1.376. Class, wait lang. Hindi ko na-consider. Pababa pala yung force. Ano? So, meaning, yung component niya sa say ay negative. Kasi pababa siya. Pero dito sa, ano, sa x and y, positive pa din siya kasi going left. Ano, i-consider nyo class yung direction ng arrow. Ano? So, kung halimbawa pataas yan, 2 kilonewton na pataas, positive yung 12. So, ito class ay negative ito. So, anong value? Negative lang. So, anong next step class na gagawin? So, meron tayong value ng F. So, hanapin na natin. Ano? So, ito na. Ito na ang gawin natin. Itong formulang ito. Na MO is equal to RA multiplied by F. So, ano class ang value ng RA? Sige daw, sino makakapagbigay ng value ng RA? Tingnan ang figure. Ano ang components niya? In terms of vector din class. Anong value class ng RA in terms of vector? So, di ba meron class ditong 12? Ano? So, ang value dyan ng RA ay 12K po, sir. Okay. Anong sign? Positive. Okay. Bakit positive? Nasa taas po siguro. Okay, pataas kasi siya. Kasi class, kung titingnan nyo dun sa discussion natin, di ba? From O, from origin, ano, papunta dun sa line of force. Ano, so meaning, yung RA natin ay pataas. Papunta siya dun sa F. Ano, kaya positive 12K. Ano, so kapag meron na tayo nito, masosolve na natin. Ano, sige, since wala na tayong space, isolve nyo. Itry ano, paunahan na lang. So, MO is equal to RA multiplied by F.
So, paano class masasolve? Using yung sa determinant class, yung formula na ganito. Itong formula lang ito. Ito, class formula lang ito. Be careful of the sign class, ha. So, minus and then plus. Ano? So, gamit yung formula na yan, ilipat natin dito. So, meron tayong I, J, and then K, tapos 0 sa I, 0 din sa J, tapos yung RA muna class ha, tapos 12K positive, tapos sa baba naman niya, itong 0.4588, tapos 1.376, and then negative 1.376. So, anong value class ng ano? Ng MO? Gamit class yung itong, nasulat nyo na? So, gamit itong solution na to. Nagsasolve ba? May nakakuha na? Meron nakakuha?
Sino nakakuha? Yung solution lang, sir. Yung sagot, hindi. Sige, anong solution? Hindi, naka-vector kasi ang makukuha dyan in terms of Cartesian vector. Ano? So, yun na yung sagot mismo. So, anong sir, try. Sige. Negative 16.512i plus 5.508j. Wala pong K. Okay, very good. Yun, class, yun ang tamang sagot. Walang K kasi yung K dyan ay 0. Ano? So, ang pag-solve nyan is gamit lang yung formula. Ano na ito? Tandaan nyo lang, class, yung formula na ito. So, itry naman natin, class, kapag RB ang kinonsider natin, kung mapareho ba siya. So, how about kung ito naman RB ang gamitin natin? Ay, hindi nyo naman pala nakikita. Wait. Nakikita? So, what if naman kung itong RB naman ang i-consider natin? Sige. So, meron tayong ang itong RV. Itong RAB pala, I mean. So, ang vector niyan, RB, I equal sa 4i plus okay, 12j. May K ba? So, wala. Ano? Kasi nasa plane lang siya ng X and Y. So, ayan, class. So, ano, class, ang value ng ano? Ng MO na RB multiplied by F. So, Miss Pataray, ano nga yun ako mong sagot dito? Negative 16.512i plus 5.508J po. So, ito. So, sige. Anong value naman, class, kapag ito ang i-consider natin? Yung result, yung RB. So, again, ang pag-solve niyan, gamit din yung sa itong ganitong process. Ano? So, ito, class, itong naandito, papalitan nyo lang ito ng itong value nito. Nasulat na. So, using din itong formulang ito.
Buti pa si Miss De Leon, oh, nagkakain na. Pa-share naman. Ay, nagugutom. So, ano class, hanggang dyan lang tayo. Ano, pero anong sagot? Pag nasagutan na lang. Sabi, ang habang topic nito. Sir, dati lang. Okay. Tama, pareho lang. Yun lang ang hinihintay kong sabihin. Ano? So, nauna si Miss Zabala sa inyo magsabi. So, very good. So, same lang ang sagot. Ano? So, ang makukuha dyan na sagot ay same lang. So, how about naman class kapag resultant na? Sige daw, itry nyo ito tapos ipasa nyo sa akin kung sino yung makakapasa kahit sa messenger lang. Ano? Itong isang problem na to. Sir, hindi ko pa naka-share screen. Wala pa, nag-i-intro pa lang ako, Miss Zabala. Introduction pa lang. So, ayan. So, ito class, itong ipapresent ko, ano? So, try to solve. Tapos, ipasa nyo na. Sit work, kumbaga. I-submit nyo sa, ano? Sa LMS hanggang para makabawi-bawi sa quiz, ano? So, mga ilang minuto lang. Mga 30 minutes. Ano, 30 minutes itong problem na ibibigay ko. So, ipasa nyo na lang mamaya, kahit mamaya. So, meron pa naman hanggang, ano, 1:30. So, ayan, nakikita nyo na? O, ayan na, Miss Zabala, nakikita mo na? Ayan. So, ito naman, class. Two forces act on the rod shown in the figure. Determine the resultant moment they create about the flange O. Express the result as a Cartesian vector. So, sige na class. Anahin na nindo. Ay, anahin nyo na. So, meaning, parang katulad lang ito ng dun sa scalar, ano, ipag-a-add lang yung makukuhang value. Grabe, hanggang 12:30 lang pala tayo. Sorry. Overtime. So, na-picturean nyo na? Siya, hanggang 12:30 lang pala. Masyado ko nang kinukuha ang mga oras niya. So, ayan class. Sorry, ano? Sag-extend tayo ng 30 minutes. So, ayan. I-try to solve. Ano? Tapos, ipasa sa akin hanggang 1:30. I-send nyo na lang sa messenger. Wag sa GC, ha? Ay. Hello. Ipasa nyo sa akin hanggang 1:30. Ano, isend nyo na lang sa messenger ko. Wag sa, ano ha, wag sa GC. Oo. Sige na. So, bye class. Thank you so much. So, mag-ano muna, mag-open muna ng camera at ano, mag-print screen lang ako. So, ayan. So,
si Miss Barameda sa si Akaw. Si Marquez. Sige na, smile. Yung mga may smile, may plus. Isa pa. Smile. So, ayan. Maraming salamat. I hope na may natutunan kayo. Ano. So, reviewin nyo na lang. I-ano ko pala, class. Ipo-post ko yung, ano, ipo-post ko yung syllabus sa LMS. Para ma-check nyo kung ano yung mga topics natin, and then kung ano yung pwede mga reference na naandun. May nakalagay doon ng mga pwedeng reference. Ano na pag-aralan nyo. So, ayun, class. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya na na-extend ang oras. Sir. Ano? Kung sabi po ni Freya, kung pwede daw po pa-extend at makain pa daw po nung sa problem. O sige na, basta naka-open lang tayo, oh, ha? Basta gusto ko nakikita ako kayo habang kumakain. Habang. Sige na, ha? Nahiya po si Free magsabi ay, kaya ako po inutusan. Sige na, bahala kayo sa... Sige na, parang yung feelings mo lang, yung feelings lang ni Priya kay ano, di niya masabi. Opo, sir. Kaya ikaw ang pinapasabi. Opo, sir. Torpe po ay. Sige na. Mga hanggang ano? Hanggang alas dos. Salamat po. Kung hanggang alas dos, ha? Sige na. Kumain habang ano. At nakain lang din ako. Kuwawa man. Nakahabab lang. Sige na, class. Thank you so much. Bye, sir. Thank you. Bye-bye. Ipasa na lang. Bye-bye, sir. Thank you po. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you po. Yes. Bye-bye, sir. Sana masarap ulam nyo. Bye, bye po. Bye, sir. Bye po.